Yo, what's up mga tolls? Welcome back dito sa mga LTV Tutorials at welcome sa mga bago pa lang. So, kagaya nung nabasa nyo dyan sa title, gagawa tayo ng fraternity seal or logo. Pero kung di ka naman member ng frat, pwede rin sa itong tutorial na to. Pwede itong gamitin kung gagawa ka ng logo ng organization nyo or logo ng YouTube channel mo or personal logo mo. Pwede mong sundan itong tutorial na to para magawa na. So, since I'm a member of Taugama P, so isa akong skill yun. So, ang gagawin nating example sa tutorial na to is yung paggawa ng fraternity seal ng aking chapter. So, itong West Bay College. So, bago yan, intro muna tayo. So ayun mga tol, so sa paggagawa ng logo gamit ang inyong cellphone, eh ang kailangan nyo lang is itong application na to, PixelLab. Kung wala ka pa niyan, download mo sa Play Store, libre lang naman yan. At itong background eraser, so option na lang naman yan kung magbubura tayo ng background ng gagamitin natin picture. So umpisa na natin yung pag-i-edit, so tara na sa editor na gagamitin natin. Let's go! Totally start na tayo, so ito yung gagamitin nating application, yung PixelLab na yan. Tapos itong background eraser, so option na lang yan kung kailangan nating magbura ng background ng picture. So open na natin itong PixelLab. So, pag binuksan niyan mga tol, ganyan yung lalabas. So, tama naman, square yan. Anyway, may mga ibang sizes naman dito kung gusto nyo. Yan, pwede nyo i-customize yung sizes dyan. Yan, may mga sizes dyan na pagpipigian. Since okay na yung square, yan na lang. So, tanggalin muna natin itong new text. Yan. Yan yung magiging background niya. So, para palitan yung pinakang background is ito. Dito. Pero yun ditong, itong tools na to, para naman to sa picture kung pag-i-edit. Ito naman sa text. So, ito yung, so sa base niya, gawin natin black. Gawin natin black yan. So, dyan tayo mag-i-start. Then, usually kasi sa mga seal ang ginagamit ng fraternity is pabilog. Sa amin, sa Taugama P, sa ibang frat, di ko lang sure. So, insert tayo ng shape. Dito sa taas yung positive na yan. Then, shape. Itong circle. Okay. Palakihin natin. Kung gaano kalaki yung magiging base natin. Lagyan natin siya ng borderline na kulay gold or medyo madilaw. Ganun. Punta lang kayo dito sa stroke. Select niyo yung picture, punta lang kayo dito sa stroke, then yun nga, select, enable niyo, tapos select niyo yung color ng gusto niyo border. Kapalan natin ng konti, mga yan, siguro mga 4. Okay. Then pag okay na mga tol, isi-center natin siya. Punta kayo dito sa relative position. Yan, center. Tapos baguhin natin yung kulay, gawin natin color black, enable. Black, yan. So ganyan na. Yan ay pinakang borderline niya sa gilid. Gagawin natin, lagyan pa natin isang bilog sa gitna. So, gagawin natin dyan is, select nyo pa rin yung picture, then copy. Yan, so naging dalawa na siya. Palitan natin yung isa. Yan, gaano sasakto yung sulat. Then, igitna ulit natin. So, ayan na, meron na tayong pinakang layout base. Maglalagay naman tayo ng text. So, sa paglalagay ng text mga tol, dito rin lang sa taas. Positive, tapos text. Tapos itatype nyo dyan yung gusto nyo yung text. For example, ito. Tau Gamma P. Okay lang natin. So ayan ha. Gagawin natin curve yan para sumakto siya dun sa borderline natin. Ayan. Ay, baguhin muna pala natin yung text. So select nyo lang yung text. Ano yan? Undo. Ito undo sa, pag nagkamali kayo may undo sa taas. Yan, select nyo lang yung text, punta kayo sa font, kung anong font yung gusto nyo gamitin. So marami naman tayong font dito. Pwede kayo mag-download sa Google kung hindi nyo trip yung mga font na naka-built na dito sa application. Yan, ito gagamitin natin. Alright, i-curve natin siya para sumakto dun sa... So para hindi siya magalaw, yan, lock nyo. O, hindi na mamumove yan. Para ito na lang yung magalaw natin. Yan, i-center din natin itong text niya para sumakto. Kayo mga tol, adjust nyo na lang yan para sumakto. Yan, sumakto na, diba? Ang gagawin natin dyan is papalitan natin siya ng kulay. So, select nyo lang ulit yung text, then color. Yan, gawin natin ng kulay. Mamaya, pwede natin i-adjust yan. Pwede natin baguhin pa yung texture niyan. Depende sa magiging kakalabasan. Pero, temporary yan lang muna. Mamaya, magagawa pa tayo ng ibang adjustment. So ngayon, magdadagdag ulit tayo ng text dito naman sa baba. So ang ilalagay natin dyan is yung pangalan ng chapter. So West Bay College chapter. Copy lang natin mga tol para hindi na tayo mag-add. Then baguhin natin yung sa curve. Baguhin natin. Baliktad naman. Yan. Tapos, edit nyo yung text. Burahin natin. Lagay natin West Bay College chapter. Yan. Sobrang laki, di ba?
pwede nyo liitan yan dito sa size. Yung sasakto lang. Yan. So, i-center natin. Pangat. Yan. Okay na. So, meron na tayong pinakang base at saka text. Then, maglalagay naman tayo ng seal sa gitna. So, punta tayo sa Google Chrome or sa browser kung saan man. Yan. So, si-search tayo dito ng seal. Taugama P logo. Yan. So, pipili lang kayo yung mga tool na pwede nyong gamitin or yung kunin. So, ito mga tool, may nakita na ako. Madali lang siyang tanggalan ng background. So, isave lang natin. Download. Pwede naman natin tanggalin ito sa background eraser. Yung background niya. Ang gagamitin lang natin dyan, yung pinaka-seal. So, punta lang kayo dito sa app na background eraser. Kung wala pa, download kayo sa Play Store. Then, select nyo lang yung seal na gagamitin natin. Okay. Then, ayan, punta lang kayo sa auto. Ito auto, naka-auto na yan. Ayan, so ganun lang kadali mga tol. Then, okay lang, done. So yan, save natin. So nandun na yan sa gallery. Back tayo dun sa ating Pixel Lab. Ngayon, i-attach natin yung seal na tinanggalan natin ng background na kinuha natin sa Google dito sa ginagawa natin. So punta lang kayo dito sa positive sa taas, gallery. Tapos select nyo to. Yan, wala nang background niya, transparent na. Alright. So, di ba hindi na babagay yung kulay niya dun sa ating seal kasi yung kanyang texture is medyo parang flammable. So, babaguhin natin yan. Kukuha tayo sa Google ulit ng iba namang background. So, gagamitin natin is siguro metallic gold background. So, pipili tayo dyan ng nababagay na kulay dun sa ating seal. Ito, gamitin natin. Download nyo lang mga tol. Download image. Pak, andun na yan. Then yan, dyan natin siya ilalagay. Babaguhin natin yan. Sila kayo na yung picture. Punta ka dito sa gitna. Kasi andyan yung mga tools para sa kanya. Then texture. Tapos ito, pindutin nyo. Hanapin nyo yung dinownload nyo. Yan, select nyo yan. Yan, so yun na yung naging texture nya. Diba? So, i-center lang natin para mas more goods. Yan. Ngayon, mas maporma yan mga tol kung lalagyan natin ng parang dahon sa gilid. Kasi ano yun, simbolo ng matatag. Yung parang dahon sa logo. So, magda-download ulit tayo sa Google ulit. Anong tawag nga doon? Logo. Logo lips. Yan, yung ganito. So, hanap lang tayo ng maganda. So, ito, nakakita na ako mga tol. So, si-save lang natin. Download. Then, tanggalin natin yung background niya since hindi pa naman siya transparent. So, punta lang tayo dito sa remove BG. Search nyo lang din sa Google. Kasi, kung sa background eraser natin siya buburahin, masyadong komplikado kasi masyadong detalyado, baka mahirapan tayo pag minanual natin. So, ito, pag sa remove BG, automatic na kasi ito eh. Yan. So, yan. So, ginagawa niya kagad transparent. Then, da-download nyo lang. So, pag-download, automatic na sa gallery na. Balik tayo dun sa Pixel Lab. Ngayon, ang gagawin natin is i-attach natin siya dito. Punta lang tayo sa gallery. Ito, i-attach natin to. Yan. Ilak muna para natin itong ibang okay na yung position para hindi gumalaw. Pwede nyo isang i-bend or i-atras. Yan, i-center natin. Yan, naka-center na siya mga tol. Ngayon, yung kanyang kulay, iteterno natin dun sa seal. Baguhin din natin yung texture niya. So, gamitin lang natin yung dinamit natin kanina. Yan. So, yan, naging iba na. Ngayon, liliitan natin yung seal na to. Ilak natin yung dahon. Liliitan natin itong seal na to para sumakto siya. Alright. Okay na yan. Isi-center natin. Tap. So, mukhang okay na siya. Pero, lagyan natin ng year kung kailan na-establish yung chapter. So, dito sa taas. Lagyan natin ng establish 08-04-2001. So, i-center lang ulit natin siya.
Ngayon, yun yung baguhin yung text. Dito pa rin tayo sa font. Select nyo lang yung text, tapos hanap tayo ng magandang font na nagbabagay dyan. Center natin. Alright, tapos ito dito sa ibabaw. Dito natin control. Yan. Yung text, pwede nyo rin baguhin yung ano niyan, yung texture niya, yung kulay niya. Gamitin lang natin yung background, metallic background na dinownload natin. Yun. Ayan, mukhang maangas na, di ba? Tapos, lalagyan natin pala dito ng year. So, 1968 dito sa gilid ng Taogangapi. 19... Yan, pwede nyo itong gamitin na guide nyo para sa paglilinya o sa pagpo-position. Baguhin natin yung font. Ito, eterno natin doon sa font na ginamit natin doon. Pag nahirapan kayo mag-adjust mga tol, may manual naman dito. Bitisan lang natin. Yan. So, okay na. Yung kulay niya, ito na lang. Tapos, copy lang natin. Tanggal natin to. Gawin natin tong 68. Pwesto lang natin dito sa kabilang side naman. Okay, medyo mahirap. Gamitan natin ito. Position. Yan, para naka-manual siya. Ah, oh, diba? Okay na. So, hindi pa tayo satisfied dyan kasi may space eh. Ngayon, ito. Ilock muna natin to para di gumalaw. Ngayon, select natin to. Copy natin yan. Itong pinakamalaking seal sa gitna. Maglagay tayo ng dalawang maliit na seal dito siguro sa gilid. Yan. Yan. So, sa kabila rin. Copy ulit. Position natin dito. Ayusin natin position niya. Angat natin. Pantay dun sa kabila. Pagyan natin ng guideline. Yan, so mukhang okay na siya. So, yan. So, napaka-simpleng seal lang yan. Tanggalin natin yung background nito. Gawin natin transparent. Yon. So, ngayon, pwede nyo na i-save yan actually. Kung satisfied na kayo dyan. Save. Save to gallery. Pwede rin naman gawin natin dyan is, ito, may gagawin tayo ulit na, ito, ano pa to, additional edit lang to. Select nyo dito. Tapos, pindutin nyo lahat yan. Para mag-combine na siya, maging isang ganap na picture na siya. Tapos yan. Alright. Since yan, naging isang picture na lang siya mga tol, di ba? Ang gagawin natin dyan, lagyan ba natin siya ng additional na borderline na black. Black natin. Yan. Kapala natin konti. Center lang natin. So, ayan. Nalagyan na natin siya ng extra borderline sa gilid. I-save natin. Pag-check natin yung ating gallery. Alright, so ito na yung ating finish seal. So yan ang mga tol, di ba? Napaka formal, napaka elegante tignan. Simpleng-simple lang pero may dating siya. So yan, napakadali lang. So labas na tayo dito sa editor natin. Ayan mga tol, so ganyan lang kadali yung pag-edit gamit yung inyong cellphone. So basic na basic lang, aralin nyo lang yung mga tools. Marami kayong pwede magawa dyan. Yung mga feature na ginamit naman is makikita nyo sa Google yan. So, laruin nyo na lang yung editor. Kayang-kaya nyo yung pagandahin or kung gusto nyo mas malupit pa yung seal. Kayang-kaya nyo gawin yan mga tol. Ang dami nyo magagawa dyan sa editor na yan. So, ito nga pala mga tol yung mga sample ng mga previous na ginawa kong logo. Yan. Yan. Ayan. So, yan yung mga sample. Dito ko lang ginawa yan sa cellphone na yan. So, anyway, bago ko pala tapusin itong tutorial na to, salamat sa mga nanood dito kahit hindi kayo member ng Prat. Sana makatulong sa inyo to para makagawa kayo ng sarili nyo logo or logo ng organization nyo yon. So bago ko nga pala tapusin itong tutorial na to, gusto ko lang shoutout yung mga chapter ko dyan sa West Bay College. Yan. Tawagawag ko West Bay College, West Bay College, Triskelion Alumni Organization, saka PMI Bravo Chapter. Yan, welcome chapter ko. At sa lahat ng nanonood nito, pakihit na lang yung like mga tol at saka yung subscribe button dyan. Pati yung notification bell para manotify kayo pag may next tutorial tayo.
Subscribe na lang kayo sa vlogging channel natin. Ayan, oh, yung Makil TV. Link on the description. So hanggang dito yung itong video na ito mga tol. So kagayan lang yung sinasabi, the only limit is your mind. So, see you.